Like a hell cut. Okay. Isa sa mga wisdom na ano na gusto kong ano inis ano about purity. Sa may ano, yung first kiss would be in front of a pastor when you say ano your wedding vows. Yan yung isa sa mga ano, parang kasi sa panahon ngayon parang napaka-open na ang hindi yung parang premarital sex and everything. But ang pinaka-tama talaga is you wait for God. Lalo na sa mga lalaki, sa ating mga men, na ang pinaka-best na ang ano natin is mai-respect natin yung woman na minamahal natin. It's not easy, pero it's worth it. Kasi yung balik ng Panginoon doon, sobra. Dahil you would really yung pag-respect sa kanya, yung pagtrato sa kanya na yon, may kasamang trust yon na panagkataon man hindi siya manini yung relationship niyo mas titigas kasi naniniwala siya sa iyo at may tiwala siya sa iyo na hindi ka gagawin ng hindi maganda. And that's yun ang pinagpipray ko actually. Basically yun ang isa sa mga ano, the kiss would be in front of a pastor when you yan mo na yung sa shoulder mo as a husband na marapang asa. I hope sa mga lalaki yun na maging pananaw. Hindi yung makascore eh. It's not it. Mas madali yung gumawa ng kalokohan kaysa gumawa ng tama. And I hope yun na maging mindset lahat ng meron na. We don't date for the purpose of just dating. We date with the purpose of marriage. And if your purpose mo is marriage, you are called as a man to respect the woman that you are about to get married. Sana all. Sana all. Free. Okay. Give me naman kami ng Kuya ko. Lol. Yung totoo yun, yun ang ano na yun. It's a stand na rin sa ano. Actually, it's naging ano ko yan, in the sense na hindi ka lang basta manligaw dahil the purpose of manligaw ka. You have to pray for about it. Humingi ka ng ano sa Panginoon. Kasi heavenly, ang tatay talaga nung babae is ano eh. It's not just the earthly father, it's the heavenly father. Kumbaga ikaw, hingi ka talaga ng permiso sa Panginoon na maging asawa mo yung wife. And it means, hihintayin mo talaga siya. So sa mga naging sa akin, in my side, I don't, sa kotse ko, I don't usually allow a woman dito sa driver's side. Halimbawa, single woman, etc. Kung meron sasakay sa kotse ko, kailangan sa likod siya. Kasi oda maging driver ako. It's just a signal for me na I just want to preserve this seat for future Mrs. ko. Kasi yun yung dapat na ano natin eh. Parang wow. Kahit sinong makakita, alam nila na siya yun. Kasi hindi nila nakita na nagdala ka ng IC. Nevertheless, kung nanay or tita or ate mo, okay lang yung sumunod mo. Pero we stick for that. Maganda yun. Para at least, ano yan, you would have that masarap sa feeling ng isang babae. I do believe maraming babae na talagang hinintay. And ikaw rin sa'yo, hinintay mo rin talaga. Mas mabuti. Please charge. Masarap mo ba? Ikaw, wait. Nalinis na kayo masam. Tamahan ka na. Saktong-sakto. Sir, thank you para sa yung magandang mensahe sa ating mga kalalakihan. Para rin sa mga kababaihan yun. Ang ano naman sa babae is, huwag mong ibaba yung sarili mo. You're a princess of God. And hindi ka dapat yung papayag na lang sa kung sino-sino na lalaki. You don't allow them to naibaba ang level. Ibig sabihin nun, if they can't wait for marriage, then forget about them kasi they're not worth it. Yun yung ibig sabihin nun. Yeah. But if they waited for you until marriage, then that man
is worth the wait, the sacrifice, and the everything. Kasi ibig sabihin niya respect. Thank you, sir.